Hello, Singapore. Grabe, ang ganda mo. Well, bago nagsimula ang lahat, Throwback Thursday muna tayo. Siyempre, noong November 10, ito ang pinaka-highlight ng November ko. Wow, grabe. Graduate na si Joshua Palma. Sino mag-aakala na ang isang batang nangarap lang noon, graduate na ngayon? Bachelor of Science, Business Administration, Major in Business Management. Wow! Thank you Lord sa lahat ng favor mo sa buhay ko. Salamat sa mga tao na nagbahagi ang pagiging estudyante ko. Ngayon, masasabi ko na sa wakas, tapos na rin ang pagiging estudyante ko. Siyempre, alam ko na hindi dito nagtatapos ang learnings ng buhay ko. Bagkos, simula pa lang ito sa pagiging unemployed ko. Joke! Simula pa lang ito ang bagong journey ng paghanap buhay in real life. At yun na nga, right after ng graduation ko, bukas na bukas, pumunta kami sa Singapore. Kasama ng ate ko sa business trip niya. O diba, napasama pa ako. Grabe, ang ganda na ng airport nila. Airport pa lang, kalma kayo. Tapos, ang ganda ng street nila. Walang basura. Super safe pa. Then, syempre, ang ganda din ng hotel na tinuluyan namin. May pa-breakfast, swimming pool, laundry, at marami pang iba. First day ko pa lang sa Singapore, super pagod na kaagad ako. Kaya gabi-gabi ako nag-i-edit ng vlog. At marami akong sinubukan sa Singapore. Nag-hop on, hop off ako. Nag-start na yung bus! Yes! Wala po yung dito tao sa bus kasi kapag first trip daw, mostly wala pang tao. Kaya early bird po ako. Kumain ng masasarap na pagkain. At hello! Hello, Maayag! We're here at Newton Center and we have a new friend here and thanks for bringing us here! Yay! Say hi to Katrine! Yeah! At heto pa, mag-isa ako nag-travel. Imagine, ako lang mag-isa. Tapos, napapapicture na lang ako sa mga taong nakasalubong ko. Mababait talaga dito. Pero syempre, English yun ang mga salita. So, mainit here. Pero tinitiis ko na lang for this vlog. Kaya sana panoorin nyo lahat ng vlog ko kasi pinaghirapan ko ito. Imagine, pumunta ako sa Singapore para mag-vlog. Just kidding aside. Oh, I'm here today. I will wait for another bus for me for to go another places. So, I'll wait here na lang siguro. Speechless ako kung minsan. Hahaha. Kaya, basic-basic lang tayo mga maanyag. At yun na nga, pinuntahan din namin yung Gardens by the Bay at ang pinaka na-enjoy ko yung Universal Studio. Grabe, nakakapagod din mag-travel din. So Joshua, this is the area where you can go here without payment, without paying. But if you want to go outside, you need to purchase a ticket for around $35 SGD. So we need to claim our ticket there. We need to claim our voucher. Pero worth it lahat. Kasi na-enjoy naman namin. Kahit limited lang oras namin. Oops, bago ko makalimutan, ang super na na-enjoy ko sa Universal Studio yung transfer. Ay, parang umuligot-ikot tayo sa mga dito, papuntang dito. Ito na siguro yung last stop. Papuntang-ikot tayo dito. So excited, yes, nervous. Transformer 3D. Gabi, parang totoo talaga ang sitwasyon. Parang nasa gera ka talaga ng Transformer. Maanyag, super maganda, super 3D talaga. Parang ang crystal, pumunta talaga sa amin. At yung mahuhulog ka pa ilalim, super, parang mapapapikit ka na lang talaga. Parang totoo, oh. Yung first na kong pumikit, parang hindi ko malalaglang. Oo nga, parang 3D siya talaga, parang screen siya, pero parang nasa situation na kaga na ganyan, parang lumalaban sila. Lumalaban yung mga tao sa kanila.
robots. Transformer, kasi yung grabe, super super ang galing talaga. Parang 3D pa, mapapapikit ka na lang. At ang pinaka worst na na-experience namin, yung mami. Grabe, parang himatay kami sa bilis. OMG, thank you Lord, buhay pa kami. Turn of the mami is so very very so scary. Akala namin dito lang kami mamatay sa gitna. As in, parang ang bilis yung mga ganyan talaga. Kapag 15 minutes yung ride, siguro. Siguro may balita na sa Pilipinas na mga Pilipinas. As in, parang kakabahan ka talaga. So scary. Ang bilis talaga yun ng rides niya, kaya siguro. Revenge of the Mommy. Ganito siya, Revenge pero okay of the lang, Mommy. 5 minutes lang yung yeah. Ride. Tapos, mga 45 minutes ang pila. Oo nga, masaba yung pila. Pero okay lang na 5 minutes lang yung ride. Kasi pag nag-exit pa nun, oh, parang yun. Oh. Pag sasabi na ko, emergency! Oh, sasabi na yung mga ano na. Oh, we're just shouting all throughout the... yeah. Hello. Yeah. In 6 days, the next day namin sa Singapore, bawat araw na enjoy namin. Kaya salamat Singapore. See you soon. At pagkatapos namin mag Singapore, nagpas kami papuntang Malaysia. Going to Malaysia. Yeah. So 12 a.m. yung biyahe namin at 4 hours kami papunta doon. 6 hours later, 6 hours. So dito na kami matutulog sa van papuntang Singapore to Malaysia. We're so excited. Singapore to Malaysia. Yeah. Ito na po yung Pretorius Tower. Kung saan natapuan ang pinaka-famous na Twin Tower. Well, 5 hours lang naman ang biyahe namin papuntang Singapore. At natulog kami sa bus. Para bukas, handa kami sa activity namin. Yun na nga, early morning, nagsimpa kami sa Malaysia. Wow, medyo antok pa ako sa church, pero carry lang din. Super blessed and grateful kami dahil nakapagsimba kami. Yay! Thank you, Lord! Sa kasamaang palad, isang araw lang kami dito sa Malaysia. Yay! So, pupunta na po kami dito para kakain kasi hindi pa kami nag-breakfast. We bought fruits and vegetables here. Di namin sinayang lahat ng oras. Kasi pinuntahan namin yung Bato Cave. Super ang ganda ng place. Ang sarap na kanilang kape at nag-street food pa kami. O diba, marami kaming ganap. At yun na nga, pagkagabi, flight na namin papuntang Manila, Manila tuloy. Baon namin ang magagandang alaala ng Singapore at Malaysia. Ang sarap pala mag-travel, parang naamis ka sa kanila. Ang king ganda. Grabe ka Lord. Kaya salamat sa biyayang na ipinakaloob mo sa amin. Sana na-enjoy nyo ang journey kong ito. God bless, maanyag.